Magandang araw po sa ating lahat and welcome sa ating kusina. So dahil po meron akong special na bisita ngayon dito sa aking bahay, so nag-isip ako kung ano yung masarap na pwede kong ipakain sa kanila na magugustuhan nila. Ngayon, nagluto ako ng kalderetang manok. Kaya gusto kong i-share sa inyo para maiba naman at matry nyo rin yung aking version. So dito, nagpainit na po ako ng aking kawali na paglulutuan. Then maglalagay lang tayo ng mantika, mga 3 tablespoon to ng mantika. Then, naglagay ako ng 1 and 1 half tablespoon ng bawang. Gigisa lang natin to mga manay. So, kayo, ano yung mga na-try nyo na niluto ko? Then, once na golden brown na, ilalagay ko na yung medium size ng sibuyas. So, itatransparent lang natin yung sibuyas bago natin ilalagay ang ating mga manok. So, dapat katamtaman lang ang apoy. So, ilalagay ko na yung ating chicken. Bali dito sa aking manok na ginamit, isang buong manok po ito na ang timbang po ay 1 kilo mahigit. So, kaya na lang din po yung magtansya sa pagkat, depende po sa laki na nais ninyo. Bali, tinimplahan ko ng 1 teaspoon ng paminta at 2 tablespoon ng patis para pampalasa. So, bali dito isasangkutsa natin to. Sinasangkutsa ko po talaga yung karne kapag nagluluto ako. Kasi masarap, di ba mga manay, kapag sinasangkutsa, malinamnam. So, halu-haluin lang natin yan. Bali, dito lulutuin lang natin to sa katamtamang apoy lang para hindi rin po nabibigla yung ating manok. So, pwede nyo rin itong itry sa baboy, pwede rin naman sa baka. So, hayaan lang muna natin yan saglit. Then, makalipas ng 2 minutes. Ayan, halu-halu ulit. So, hindi naman natin siya kailangan lutuin ng todo kasi madudurog to. Bali dito, sa part na to, pwede na natin ilagay yung ating mga gulay. So, ilalagay ko na yung patatas. Ayan. So, ganito kalalaki yung cut ko ng patatas. 2 piraso to na malaki. Then, meron ako ritong carrots. Ayan. 2 medium size din po ng carrots yung gamit ko rito. Pwede nyo rin yan i-fry, pero pwede nyo rin na rin isabay sa pagluluto kung tinatamad pa kayong magprito-prito. So, isinasabay ko na siya para pag naluto yung ating manok, sabay na rin pong lalambot yung ating mga gulay. Kasi kung palalambutin natin yung manok bago natin ilagay yung gulay, malalamog na yan. So, hayaan muna natin yan mga ilang minuto. Then, dito, pagkatapos ng ilang minuto, naglagay ako ng 1 half cup ng tubig. Then, maglalagay ako ng 250 grams ng tomato sauce. Pwede rin naman po ang tomato paste. Kung wala kayong tomato sauce, tomato paste pwede nyo gamitin 150 grams. Or pwede rin naman po yung fresh na tomatoes. Tapos chop nyo lang, tanggalin yung buto. I-blender nyo. Or kahit hindi naman i-blender, ilagay nyo lang po dyan. Mas magandang gamitin yung hinog na hinog. Then, tatakpan po ulit natin to at hayaan natin ng 10 minutes. At makalipas ang 10 minuto, so hindi pa ganun kalambot yung ating mga gulay at karne, naglagay ako ng chicken cube na 1 piraso at ito, yung ating liver spread. So tutunawin natin yan dito sa kanyang pinaka sarsa o sabaw. Kailangan madurog para kumapit sa ating karne at mas malinamnam. So halo-halo lang natin ng ganyan. Or pwede rin kayong gumamit ng mga pampalasa na nais ninyo. Then once na mailagay na natin yung ating liver spread at yung ating chicken cube, tatakpan po ulit natin. Then, makalipas ulit ang ilang minuto, i-check natin mga manay. At grabe, ang bango. So, dito, naglalagay ako ng ating sugar, 1 1/2 tablespoon. At, syempre, meron tayong oyster sauce na 2 tablespoon. Naglagay din ako ng black olives. Ayan, na 1/4 cup para maiba naman. So, kailangan po talaga sa pagluluto mga manay. Para kang nag-iimbento. Tapos, matatry mo na, ay, ang sarap pala. Tapos sila na mismo yung magre-request. Then, halo-halo lang natin. Dahil luto na dito yung ating mga gulay at yung ating manok. Pansin nyo, lumalambot na. Saka natin ilalagay yung ating 1 cup ng gata ng niyog. Ito po ay 1 cup na purong gata. At hayaan po natin yan hanggang sa lumapot. Pero dito, hindi na natin tatakpan para po hindi lumabnaw. Ewan ko ba ganun ako pag naglalagay po talaga ako ng gata. So, hahayaan natin yan hanggang sa lumapot. At pwede nyo tikman ha. Depende po kasi yan sa panlasa na nais ninyo. Ayan. So, hayaan muna natin yan ng kumulo.
At eto na nga mga manay, nag-i-start na siyang lumapot at yung bango, grabe parang hinahatak na ako para sumandok ng kanin. Pero hindi pa rin yan tapos. Continuous lang sa pag-ahalo at pagluluto ng ating masarap na kalderetang manok. Alam niyo po ba ito ay isa sa masarap ihain sa mga okasyon para maiba naman kasi normal na natitikman natin is kalderetang baka, kalderetang baboy. This time pwede niyong itry yung ating chicken. So, pinanghuhuli ko po talaga yung ating siling berde at siling pula. Kumbaga, ito ay red bell pepper. Pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay para dagdag linamlam din po sa ating ulam. At masarap po siya kapag malutong. So, dahil okay na to, ayan, luto na ang ating kalderetang manok. So, pwede na natin patayin yung kalan mamaya. Papakita ko muna sa inyo kung gaano kalapot. Sa pa lang po nito is panalong-panalo na. At yung mga nakatikim nito, alam niyo po ba, sarap na sarap sila, promise. Kasi nagtakas labat ganun daw. Ang sarap pala ng kalderetang manok. Kasi usually na natitikman is baboy at baka. Pero again, sana po ay matry nyo to. Pero nakita nyo, yung ating karne, hindi siya nadurog. Kasi malalaki yung tipak ng aking gayat. Kaya saktong-sakto lang ang pagkakaluto. At masarap po kapag may kasama ang black olives. Pero kung wala naman, huwag nyo nang isama yan. Skip nyo na lang. So, daluto na to. Pwede na natin ilagay sa ating serving plate at ihain sa ating pamilya. So, ayan mga manay, hanggang dito na lang itong ating video na to. At sana po ay masubukan nyo ang ating panibagong version ng kalderetang manok. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga bagong pasok lang dito sa aking YouTube channel. Huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga latest na videos na aking i-upload dito sa aking kusina. Maraming maraming salamat at magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Tara! Kain na po tayo!